kung kayo po ay magkaroon ng 1,000 detractors, 1,000 kapitbahay na nagmamarites sa inyo araw-araw, ano po ang mararamdaman po ninyo? Halimbawa, kung 3,000 ay araw-araw na sinasabihan kayo ng masamang salita, araw-araw na chinichismis kayo kung kani-kanino, na masama kang tao, manggagamit ka, ano po yung mararamdaman po ninyo? Eh kung halimbawa, 9,000 na tao na naninira, nagmumura sa'yo, sinasabihan ka ng masasamang salita araw-araw, ano po yung mararamdaman po ninyo? Hello guys, good day everyone. Kamusta po kayo? Welcome sa Duel TV. Doon po sa nakaraang video na pinamagatan nating gamitan, ay na-feature po natin doon yung dalawang love team na sinasabing naggamitan daw, no? At ito nga ay si Kabungot at si Kakaldag, at yung isa namang love team ay si Boy Tapang at si LJ Satterfield. At dito nga sa video na ito na binabanggit ko, sana po ay balikan po ninyo kung hindi pa po ninyo napapanood, ano? Ay meron po tayong video clips kung saan ay matapang na inamin ni LJ Satterfield sa publiko na totoong ginamit nga niya si Boy Tapang, ano po. At dahil nga dito sa mga lumabas na video ng pag-amin niya, the way na sinabi niya na ginamit nga niya si Boy Tapang ng merong pang-uuyam, no, yung style niya ng pag-amin ay medyo nakakainis din, ano. At dahil nga din dito sa mga videos na lumabas din, may babae na nagsabi totoong pagkatao ni LJ Satterfield daw, ano. At ito nga si Makagago ay kung ano-anong mga masasamang salita din yung kanyang binitawan patungkol nga dito sa paggamit daw ni LJ Satterfield kay Boy Tapang, ano. At dahil nga dito sa mga videos na ito ay nagkaroon din tayo ng sarili nating pagsasalarawan kay LJ Satterfield. At tinawag nga natin si LJ Satterfield bilang... So guys, bago tayong tuluyang pumalaot sa ating kwentuhan ngayong araw na ito, ay nais ko lamang magpasalamat doon po sa mga bagong subscribers. Ano po, maraming pong salamat at na-appreciate po ninyo yung ating ginagawang reaction video. Ano po. At maraming salamat din po doon sa mga nagre-request kung ano yung gusto nila na gawan natin ng reaction. So, promise po natin na gagawin po natin ng reaction yun pong inyong request. Antay-antay lang po, ano. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, baka po gusto ninyong gumaya sa mga nag-subscribe na para naman po lumaki na yung ating community. Maraming pong salamat. So balik po tayo sa ating usapan ngayong araw na ito. Desperate, irresponsible user. Desperate sapagkat kumbaga parang wala ng pag-asa na lahat gagawin niya para lang lumaki yung kanyang YouTube channel. Ano? At desperate nga siyang gawin ito sapagkat parang matagal na nga siyang nagbo-vlog pero hindi po lumalaki yung kanyang YouTube channel. Ano po? Irresponsible user sapagkat hindi man lang niya naisip na baka pag dumating yung araw na gawin nga niya ito, katulad ng ginawa niya na pagsira anong kanilang tandem, ay baka dibdibin ni Boy Tapang yung pangyayari na iyon, no? Alam naman natin na si Boy Tapang ay napakabata, 23 anyos, at posibleng napaka-vulnerable niya na alam naman natin na dahil sa kabiguan sa pag-ibig, ang dami ng mga lalaki ang kinitil yung kanilang buhay, di po ba? At posibleng mangyari yan kay Boy Tapang kung hindi lang siya talagang matapang. Ano, buti na lang talagang matapang si Boy Tapang. Bukod doon, no, gusto kong i-focus natin yung positive side, yung strong side ni LJ Satterfield, ano? Isipin po ninyo, kung kayo po ay magkaroon ng 1,000 detractors, 1,000 kapitbahay na nagmamarites sa inyo araw-araw, ano po ang mararamdaman po ninyo? 1,000 lang 'yon, no? Halimbawa, kung 3,000 ay araw-araw na sinasabihan kayo ng masamang salita, araw-araw na chinichismis kayo kung kani-kanino,
na masama kang tao, manggagamit ka, ano po yung mararamdaman po ninyo? Eh kung halimbawa, 9,000 na tao na naninira, nagmumura sa'yo, sinasabihan ka ng masasamang salita araw-araw, ano po yung mararamdaman po ninyo? Guys, si LJ Satterfield, no, naranasan po niya yan. Dito po sa video na ito na kanyang in-upload, no, umabot po ito ng mahigit 300,000 views, no. Kung titingnan po ninyo yung comment sections, umabot po yan ng mga 9,000 yata, no, more or less. At kung titingnan po ninyo, halos walang nagsasabi ng positive things. Halos lahat i-unsubscribe, manggagamit, kung ano-anong mga negative na salita ang isinulat nila doon sa comment section. Pero guys, tingnan nyo ha, itong sumunod na video ni LJ Satterfield, napakasaya niya, napakakalog, parang wala siyang inisip na negative, parang hindi niya ininda yung 9,000 detractors niya, no? Yung aura niya, masaya, yung the way na nagsasalita siya, wala kang makikita sa kanyang mukha na nalulungkot siya, hindi siya nagpa-apekto. So guys, ito yung gayahin natin, ano? Imbawa sa pagtupad ng ating mga pangarap, maraming mga nagsasabing hindi mo kaya yan, hindi mo yan maaabot, ganyan, huwag nating papansinin. Yung pong mga bagay na makakapigil sa atin, no, i-convert natin bilang challenge, no? Actually, ito yung ginawa ni LJ Satterfield. Yung mga negative things na humarang sa kanya, naging sagabal upang matupad yung kanyang pangarap, kinonvert niya into positive thing. Tingnan nyo, na-motivate siya lalo at ito yung resulta. Di ba? So guys, isa pang gusto kong sabihin, no? Lahat tayo nagkakamali. Yun pong nagawa ni LJ Satterfield, posibleng sa iba, mali yun, no? Lalong-lalo na kung kayo po ay solid supporter ni Boy Tapang. Posibleng sumama yung loob ninyo dahil dun sa nagawang iyon ni LJ Satterfield. Pero ito po ay maliit na bagay kasi lahat po tayo nagkakamali. Yun po ay hindi naman po krimen na kanyang ginawa, no? Dapat po, no, matuto tayo na kung meron tayong nakitang ginawa na mali, maghalit tayo dun sa maling ginawa. Pero wag nating i-condemn yung tao. Lalo na't hindi naman krimen yung kanyang ginawa, di po ba? Isa pa pong gusto kong balikan, ano? Doon po sa umpisa, bago magsimula yung kanilang collaboration, ano? Nabanggit po dito sa exchange of messages na ang unang nag-reach out talaga si Boy Tapang. Di po ba? So, tayo pong mga lalaki, pag tayo po ay nag-reach out sa isang katulad ni LJ Satterfield, nakita natin yung mga pictures niya, mga videos niya na talaga namang kahanga-hanga, ano? Eh, ano yung sa palagay ninyo magiging motibo natin? Bakit tayo magre-reach out doon? Yun actually, yung naramdaman din ni Boy Tapang, no? Humanga siya at nagbakasakali siya na i-reach out ito na baka mapansin siya dahil nga sikat siya, ano? Ang una talagang motibo ni Boy Tapang kung bakit siya nag-reach out kay LJ Satterfield ay makipagkilala, no? At kung magkaroon ng pagkakataon ay gusto niyang kaibiganin si LJ Satterfield, di po ba? Eh, alam niyo naman si Boy Tapang, halos lahat ng mga hindi natin kayang kainin, kinakain niya, di po ba? Joke lang po yan. So, noong napatunayan ni LJ Satterfield na itong ang si Boy Tapang, yung kanyang itong kachat niya, ay kumbaga nakita niya yung opportunity, ano, na sa pamamagitan ng pagkaibigan kay Boy Tapang ay lumaki yung kanyang YouTube channel. So ibig ko sabihin, sa umpisa pa lang, no, dalawa silang parehong may kanya-kanyang motibo, di po ba? At yun nga, inumpisahan nilang magplano kung ano yung dapat nilang gawin para doon sa kanilang YouTube channel, ano po, kung ano yung mga content na gagawin nila. At ito nga pong si LJ Satterfield, ay siya po yung nagplano, ano, na kung ano yung dapat nilang gawin, katulad nga po noong Jowa Reveal, ano po. At ito nga ay naging successful, pinaniwalaan natin, pati si Jessica Soho ay na-prank, di po ba? So,
So para sa akin, ano, dahil parehas naman sila na nagkaroon ng kanya-kanyang motibo sa umpisa pa lang, eh siguro hindi ito sapat na dahilan para i-condemn natin si LJ Satterfield, no? Lahat naman tayo nagkakamali, 'di ba? So kung sa palagay mo yung nagawa niya ay mali, okay lang 'yun, no? Magalit ka dun sa ginawa niyang mali, pero wag mong i-condemn si ano, wag mong i-condemn yung tao, no? Eh lahat naman tayo nagkakamali, 'di po ba? Kung ikaw ay nag-unsubscribe kay LJ Satterfield, mag-subscribe ka na ulit, no? Total, patuloy ka pa rin namang nanonood sa kanyang mga vlog, di mag-subscribe ka na lang ulit, di po ba? Eh, nakatulong ka pa. So guys, kung nakarating po kayo dito sa part na ito ng video, ay maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang dito sa dulo. At katulad nga po ng dati, no, kung inyo pong nagustuhan yung ating kwentuhan ngayong araw na ito, paki-like naman po yung video, paki-share po sa inyong kaibigan, at pa-subscribe naman po. So maraming pong salamat at see you next time. Mag-ingat po kayo.